Mabuti ka pa. Nasa bahay. Sa natutulog mong anak, ikaw ang nakadantay. Ramdam ng pamilya mong sila'y may karamay. Samantalang kami, isang paa nasa hukay. Ewan ko ba kung bakit ang daming nagre-reklamo? Natila yung bahay nila, parang isang impyerno. Na kahit anong bawal, itipilit yung gusto. Naisip ko tuloy, sulit ba ang pagod ko? Sulit bang magsalba ng buhay ng iba? Sulit bang harapin ang kalaban na hindi namin nakikita? Kalaban na maaaring nasa loob ko na at pinipigilan kong hindi sa iyo maipasa. Bago ka magreklamong sawa ka na sa sardinas, na dahil walang nightlife, parang ikaw na yung pinakamalas. Gusto kong malaman mo yung hirap na dinaranas ng mga nakikibaka para ikay mailigtas. Alam mo ba yung pakiramdam ng pinandidirihan? Na walang gustong pumausap sa'yo kasi taga-ospital yan. Na kailangan naming ipagpatuloy yung sinumpaang katungkulan na kung mahahawa kami bukas ay walang kasiguraduhan. Alam mo ba yung pakiramdam na takot ka? Pero sa harap ng pasyente, hindi mo pwedeng ipakita. Na yung sarili mong anak, hindi mo makamusta dahil busy-busy ka as kasuin yung iba. Kung naririnig nyo lang yung kabog ng dibdib ko sa bawat balitang may doktor na yumao na tumataas yung bilang ng mga positibo at madadagdagan pa yan dahil sa kakalabas nyo. Ilang doktor pa ba ang sasapit sa kamatayan? Anong paliwanag ba para maintindihan na manatili lang kayo sa inyong mga tahanan ay nagampanan niyo na ang ambag niyo sa bayan? Gusto ko pang masilayan ang bukang liwayway. Gusto ko pang makapiling ang mga mahal ko sa buhay. Lahat ng tapang na meron ako ay nakanda kong ialay. Pero katulad po ninyo, ayoko pang mamatay.